Magandang gabi Pilipinas, this is Sonny. Welcome to my channel, 9 of January 2021, 8pm. Muli, this is a public service at shout out kay Emelia Colliado. Ito po is para sa kapakanan din po ng iba ating mga viewer. Lalong-lalo na po sa mga tao naghahanap po ng kontratista, okay? Yung mga ambulance contractor, grabe po sila talaga magpresyo. Okay, tulad po nangyari kay Madam Emelia, okay, para din po sa kapakanan po ng ating mga viewer, wag po tayong basta-basta papasok po sa isa pong paggawa o kontrata hanggat hindi po natin nare-revisa yung presyo po ng labor cost. Kasi itong nangyari po kay sa ating viewer na si Emelia Colliado is yung kanyang case sa may na 90 square meter. 90 square meter. Okay. Ang labor cost daw is 60,000. Grabe naman po itong kontratista na ito. 60,000. Gusto yata kagad yung naman yung kontratista. Okay. 90 square meter. Okay, 60,000 pesos daw yung nakausap niya kontratista. 60,000 daw po ang sinisingil sa kanya. Oh, grabe po talaga itong so sa ating mga kaibigan, bago po tayo pumasok sa isang kontrata, alamin po natin muna ang presyo po ng labor ko. So, lahat ang sinabi ko nung nakaraang, yung huli kong video, okay? Sa, halimbawa, sa Blackworks, okay, meron ako na nakitang data na isang kumpanya, okay? Sa 8 oras na paglalatag po ng hollow blocks, is ang mason with a matching helper is kaya po nilang maglatag po na 12 peraso na hollow blocks in 8 hours. May 12 peraso po yan. Ibig sabihin, yan po yung pinakamababa. Kasi yung ginagamit ang contractor dito sa amin is 12 square meter. Sa isang araw po ang kayang ibigay po ng mason. Kasi meron po siyang helper. Okay. Nabawa, sa ground floor, okay, basta sa, okay, kahit na ground floor, first floor. Okay. Ngayon, pag maglalatag kasi ng hollow block, ito doon ang nakita ko po dito sa isang kontratista. Nangungontrata siya. Kasi pag mabagal po yung kanyang mga tao, talo po siya. Okay. Anda yung kabilang kontratista is yung kanyang tao is kaya mag-deliver po ng 12 square meter per day. Ngayon po siya is mag-deliver lang ng 10 square meter per day o 8 square meter per day, talo po yung kontratista. Okay, mananalo po yung taong yung kanyang mga tao is magaganda po ang output. Okay, so normally doon sa akin nakitang reference sa isang kumpanya, kaya po maglatag ng isang mason with a helper 12 peraso po na hollow block sa isang oras. Yan po yung minimum. So kung tayo magpapagawa, dapat alamin natin muna yung labor cost. Okay, sa plastering naman 12.8 square meter per day ang kaya pong i-plaster ng plasterer with a helper. Okay, base po yan sa 8 hours. Ganyan po, dapat alam po natin. Ngayon, itong problema po ni, o itong itong nakausap ni Madam na kontratista sa painting, siguro ito, gagamit po ito yata ng ano, ng paint brush. Ay, talaga matagal po talaga. Yan yung mga sinahon niya. Matagal talaga matatapos yung 90 square meter. Yung paggagamit niya ng
tempras. Meron pa tayong mga, meron tayong bagong tools na ginagamit. Ito pa yung airless paint sprayer. Okay, kung 90 square meter yan, maximum dalawang araw yan, tapos yan. Okay, dalawang araw, tapos yan. Okay. Ang medyo matatagal ang alang dyan, siguro pag lalata, ano, kung lalagyan mo ng patching combined tutungan, okay, maaaring yun, kakaya ng oras. Pero kapag nagsimula ka na po magpintura, gamit po ng airless paint sprayer, madali po ang trabaho. Kasi kapag ang trabaho po, mga kaibigan, kapag labor intensive, yung pang matagalan po, yung matagal pong trabaho, doon po, yun ang gusto ng mga trabaho, kasi doon sila kikita, lalong-lalo pag-arawan. Subalit kung meron po tayong kontratista na may gamit po na tulad ng airless paint sprayer, madali po ang trabaho. Okay? At saka yung labor cost niya mas mababa kasi madali po niya matapos ang trabaho. So bago tayo pumasok sa kontrata, is alamin po natin muna, okay, ang production output o yung standard na dapat i-deliver po ng isang manggagawa sa plastering, sa blackwork, sa pintura. Okay. Meron po yan. Meron po tayo mga data dyan. Ito po yung ginagamit ng mga kontratista sa kanilang pag-i-estimate. Kasi lalong-lalo na po sa mga malaki ang proyekto kapag ikaw nag-offer ng iyong quotation. Kaya yung quotation mo is kanilang titignan paano, kung paano po kayo nag-arrive sa cost. Kasi pati yung materials, kung kayo nag-comply doon sa project specification po nila, yung mga materials, doon po titignan doon sa inyong quotation. Okay? So, sa ating mga kaibigan, ingat-ingat lang po bago tayo pumasok sa isang kontrata. Alamin po natin muna yung mga presyuan po sa mesa market sa inyong trabahong ipapagawa sa mga kontratista. Okay? Baka dahil sa eager na siya na magsimula yung inyong ipapagawa, okay, isa lang yung inyong kontratista na kausap, yung pala mahal maningil. So, ingat lang dahil marami po tayo mga social club form na kung saan, okay, type lang sa keypad o sa keyboard, type kung ano yun dapat yung malaman. At si Mr. Google is bibigyan kayo kagad ng instant na answer, okay? So, seconds lang, meron kagad kayo makukuha. Magkano ba? Tulad ng tanong, ilan ang kaya pong i-deliver ng isang mason in 8 hours with a helper. Yun, sasagutin kayo ni Mr. Google. Napakadali po. Ganyan po kadali ngayon. Okay? Ganyan kadali. So, yan lang po mga kaibigan. Thank you very much po watching.